Madilim sa paligid ng kampo, ngunit makikita ang liwanag ng ilang searchlights sa mga posts nito. Sa isang gusali na malapit sa isang gate ng kampo, may nakatayong nakaponcho sa rooftop. Nagmamasid at tila inoobserbahan ang paligid gamit ang isang night vision scope. Tinignan niya ang mga nagbabantay sa loob ng compound. Makalipas ang ilang minuto, umalis na ito. Isang matandang lalaki na medyo katabaan at may kasamang dalawang bodyguards ang pumasok sa headquarters ni General Lakay isang umaga. Nakasuot ito ng puting polo at dark brown na slacks at sapatos na ubod ng kintab. Maitim na salamin ito at may tabako. Pumasok ito sa opisina at naabutan si Lore na nakaupo sa harapan ng desk na pinupunasan niya. Lumapit ang lalaki at nilapag ang kamay sa mesa. Talagang ang ganda ng umaga kapag nakikita kita, iha. Mabuti pa siguro eh. Lumipat ka na lang sa akin magtrabaho. Siguradong magiging maligaya ka doon. Alok ng matandang lalaki. Naku sir, okay na po ako dito. Mas komportable ako dito magtrabaho. Tanggi naman ni Lauren. Ah, ganun ba iha? Naku eh, mas okay sa akin. Kasi kahit ano pang kailangan mo eh, may bibigay ko. Basta magsasabi ka lang. Pilit pa ng matanda. Ang kailangan ko lamang po eh, peace of mind. Medyo mataray na ang titig ni Lauren sa matanda. Ang aga-aga naman niyang panghaharas niyo, Mayor Ellie. Lumapit sa likuran ng matanda si Carlita. Nagulat ang mga bodyguards at hinarang ang babaeng opisyal. Nakakagulat ka naman, Lieutenant Carlita. Wika pa ni Mayor Ellie at tila nakakita ito ng multo. Ano pong kailangan niyo, sir? Tanong ni Carlita. Bale, pumunta ako dito upang kausapin si General. Nandiyan ba siya? Sabay ayos ng kwelyo ng polo nito. Nasa loob ng office niya, sir. Pasok na lang po kayo. Tugon naman ni Carlita. Sige. Salamat. Pumasok si Mayor Ellie sa opisina at kasama ang dalawang asungot nito. Okay ka lang? Lumapit naman si Carlita kay Lauren. Tumango ang dalaga at nginitian si Carlita. Siya nga pala, Lauren. Heto, pinabibigay ng kuya mo to. Sabay abot ng isang relo kay Lauren. Dumating si kuya? Nasaan siya? Tila natuwa ang dalaga. Hindi siya dumating, Lauren. Pero pinaabot niya sa tauhan niya nung magdala ang mga ito ng gamot at supply equipments. Sagot ni Carlita. Nalungkot na naman si Lauren. Pagpasok pa lang ni Mayor Ellie, nakita na siya kaagad ng matandang general. Tinuro ang isang upuan at dito tumungo ang mayor. Anong may paglilingkod ko sa inyo, Mayor? Tanong kaagad ni General Lakay. General, di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Naparito ako para alamin kung ano ang balita niyo sa palasyo. Kailan darating ang tulong mula sa presidente? Napahimas ng noo na medyo napakunot na si General Lakay. Malalim ang buntong hininga niya. Inayos sandali ang salamin na may grado. Wala pa akong natatanggap na impormasyon.
simula nung huling broadcast. And as far as I know, nasa ibang bansa pa ang presidente. At hopefully, ligtas siya. Kalmado niyang sagot na may halong pagkadismaya. So ganun ba? In short, bagsak ang gobyerno natin. Since ganun pa rin pala ang sitwasyon, ba't hindi tayo gumawa dito ng temporary government system para mas maipagpatibay natin ang stronghold? Tayo-tayo na lamang ang nandito at kailangan nating magkaisa. Ah, syempre, since ako naman ang natitirang nasa mataas na posisyon, eh ako muna ang magte-take over ng kapangyarihan para naman din ito sa ikakaayos ng ating kabuhayan dito. Kasi sa totoo lang, natatakot ang mga tao na naninirahan dito dahil militar ang nagpapalakad. General Lakay, para mapakalma ang kanilang kalooban, mas makakabuti pang isang taong hindi sa militar ang point of view. Tama ba? Mungkahi ni Mayor Eli. Hindi ko maibibigay ang otoridad na yan sa'yo, Mayor. Maliban na lang kung ang mga tao ang may gusto. We all know na buhay pa ang ating vice presidente at nandoon lamang sila sa Malacañang nakaposisyon. Hindi lang sila makalabas at makapagbigay ng utos dahil wala pang kumpirmasyon kung nasaan talaga ang presidente. Wala na rin tayong komunikasyon sa kanila. Pagtutol naman ni General Lakay. Ano? Eh hindi nga tayo sigurado kung buhay pa sila. Accept the fact na nag-iisa na lamang tayo, General Lakay. Katuwiran pa ng alkalde. Nasa martial law status ang buong bansa, Mayor. Hindi ko pwedeng isuko ang pamamahala ng buong kampo sa isang politiko. Isa itong military reservation. Paliwanag ni General Lakay. Na pagmamay-ari ng gobyerno, General Lakay. Mabilis na singit ni Mayor Eli at halatang iritado na. Pagmasdan mo dito, sa ayaw at gusto mo, ako na lang ang natitirang pwedeng mamahala ng lugar na ito. Isa akong elect official, kaya igalang mo naman ako. Sabay palo ng kamay ni Mayor Eli sa lamesa ni General Lakay. Hindi ako sigurado dyan, Mayor Eli, kung kaya mo bang pamunuan ang kampo. Who is untrained in military tactics and combat? At baka nakakalimutan mo, hindi pa kami natatalo sa gera. Kaya kayang-kaya naming depensa ng kampo na walang tulong at suporta mo. Now, kung wala ka nang sasabihin pa, umalis ka na sa harapan ko. Singhal din ni General Lakay. Ano? How dare you to talk to me like that? Hoy Lakay, itong tandaan mo, makakabalik ang gobyerno. Sisiguraduhin kung mawawala ng saysay ang karir mo bilang isang suntalo. Tandaan mo yan! Lumabas na si Mayor Eli at kasunod ang dalawa nitong tauhan. Isang sandali pa'y pumasok naman si Carlita at tumarap kay General Lakay. Mukhang galit na galit si Mayor, ah, sir. Nakangising sabi ng tinyente. Hayaan mo na yung matandang yun. Wika naman ni General Lakay. Ano kaya kung pagbigyan nyo na lang siya, sir? Total alkalde naman yun. Suwestiyon pa ni Carlita. Yun? Huwag na uy! Alam ko ang baho ng taong yun. Kaya lang nakaligtas yan.
ay iniwan niya ang mga natitira niyang tauhan at nagtago na lang habang nagbubuwis ng buhay ang iba sa pagtulong ng mga tao. Sagot ni General Akay. Ganun po ba, sir? Sa bagay, itsura pa lang niya eh. Di mo na mapagkakatiwalaan. Nagtawanan tuloy si Carlita at si General. Pagsapit ng tanghali, sa loob ng gate at halos inaantok na ang mga naka-duty nang lumapit si Second Lieutenant Carlita at isa na sa mga officer duty ng Karinggal. Tayo ka agad ang dalawang bantay. Good afternoon, ma'am. Bati ng dalawa, sabay saludo. Anong updates dito? Tanong ng opisyal. Okay lang po, ma'am. Tahimik naman po. May nakita kaming ilang bampira pero di naman po pumasok sa barikada. Sagot ng mga ito. Ah, mabuti naman. Sumisilip-silip si Carlita sa paligid nang may nahagip itong papalapit. Guards! Maghanda kayo, may mga tao! Sigaw ni Carlita at mabilis na kumilos ang mga sundalo. May lumabas pang apat at magkakasabay na tinutukan ng baril ang papalapit. Sandali! Huwag kayong magpapaputok! Sigaw ng isang matanda at may kasamang dalawang babae. Sino kayo? At anong kailangan nyo dito? Tanong ni Carlita sa pamilya. Ah, ma'am. Si Doming po ito. Wika ng matandang lalaki. Mang Doming? Kayo po ba yan? Kulat ni Carlita. Paano kayo nakalabas? Nagkatitigan sandali ang mag-asawa. Ma'am. Pasensya na. Lumabas po kami ng pamilya ko para maghanap ng supply. Nahihiya na po kasi kami sa pananatili dito. Kaya naisipan naming tumulong. Paliwanag ni Mang Doming. Nako, mabuti naman at ligtas kayong nakabalik dito. Sambit ni Carlita. Oo nga po eh. Kamuntikan nga rin kami pero may isang taong nakaponcho po ang tumulong sa amin. Mukhang militar din tulad nyo. Binigyan niya po kami ng pagkain. Sagot ni Mang Doming. Nakaponcho? Sinong nakaponcho? Wala kaming tauhan na nasa labas mag-isa at nakaponcho. Diretsyong tugon ni Carlita. Ha? Eh ma'am, talagang nakita namin siya. Yun po talaga ang tumulong sa amin. Ito po ang ginawa niyang mapa sa papel at sulat kamay niya ito. Itinaas nito ang isang papel. Buksan niyo ang gate. Lalabas ako. Utos ni Carlita sa mga tauhan niya at bumaba siya ng post at binuksan ang gate. Dahan-dahan siyang lumabas. Ito po ang gawa niya. Sulat niya po talaga yan. Di po namin siya kilala pero mabait po at tinulungan niya talaga kami. Sambit ng mag-asawa. Tinignan ni Carlita ang papel. Hindi niya makilala ang sulat kamay nito. Mukhang dito galing ang pagsabog kanina. Kayo ba may gawa nun? Tumingin siya sa matanda. Hindi po, pero malamang siya may pakana nun. Napakagaling din po niya makipaglaban at malakas po talaga siya. Ganun ba? Namukha niyo po ba, Mang Doming? Seryosong tanong ni Carlita. Nakasuot po ng gas mask eh.
Di ko masigurado kung lalaki ba o babae. Pero malakas kaya malamang ilalaki yon. Tugon ng matandang lalaki. So nakaponcho na pangmilitar at malakas. Anong kasuotan niya? Anong mga palatandaan ang nakita mo sa kanya, Mang Domeng? Malalim ng pag-iisip ni Carlita. Napaisip din ang matanda. Ano po? Nakasuot po ng camouflage na pantalon tulad nyo at boots na pangsundalo. Di ko alam ang damit kasi nakaponcho eh. Pero mukhang pang Marines. At nakita ko mga kamay niya. May guantes na black. Pero ang mga braso niya medyo maputi. Pero peklatin at mukhang nasunog. Sagot ng matanda. Nasunog ba ka mo? Pagtataka ni Carlita sa mga revelasyon ni Mang Domeng. Opo, yun po ang pagkakatingin ko. Sagot ng matanda. Sigurado ka ba? Eh ang boses niya, paano siya magsalita? Tanong pang muli ni Carlita. Sigurado po ako. Pero di ko po nadinig magsalita yung taong yun. Baka pipi siguro. Tugon naman ni Mang Domeng. Tumango si Carlita. Bakit ma'am? Kilala niyo po ba siya? Sabat ni Aling Maricel. Ha? Hindi. O sige, pumasok na po kayo. Sabay lumuwag ang pagbukas ng gate. Nako, salamat po ma'am. Marami pong salamat. Pumasok ang magpapamilya. Nagpaiwan naman si Carlita at tila may tinitignan sa paligid. Malalim ang iniisip niya. Totoo ba ito? Bakit hindi ka magpakita kay Lauren? Bulong ni Carlita sa sarili at tumalikod na ito. Sabay pasok sa kampo. Ilang metro lamang mula sa barikada ay may nakatagong nakaponcho at tinitignan si Carlita gamit ang isang scope. Pagpasok ng babae, umalis na din ang nakaponcho. Nasa loob ng clinic si Justine at tumutulong sa mga pasyente habang wala pa silang mga supply. Kakatapos pa lang niya magpalinis ng mga sugat kaya tumulong na lamang ito sa iba. Hello Justine. Isang boses ng babae ang nadinig ni Justine at papalapit sa kanya. Ivana? Ang gulat ni Justine nang yumakap ito sa kanya. Napatitig ang ilang kasama nila sa dalawa. Ano ba Ivana? Nakakahiya. Baka kung anong isipin ng mga tao. Tinanggal ni Justine ang mga braso ni Ivana na nakapalupot sa kanya. Bakit ba? Ano bang pakinila sa atin? Tsaka, nilalambing lang naman kita eh. Wika pa ni Ivana. Ivana, please. Busy ako, okay? Mamaya na lang tayo mag-usap. Sambit ni Justine. Justine? Ay, magtatampo na talaga ako sa'yo niyan eh. Lagi ka nang bisibisihan. E sa bruhang si... Tinakpan ni Justine ang bibig ni Ivana. Matalas ang titig niya sa dalaga. Pakiusap, Ivana. Huwag ka nang gumawa ng eksena pa dito. Kung wala ka man lang gagawin, hayaan mo muna ako dahil busy ako. Okay? Nakakahiya at nakaka-istorbo ka sa mga tao dito. Saway ni Justine. Fine. Ikaw bahala, Justine. Umalis ka agad ang dalaga at lumabas na sa klinik. Dinig ni Justine ang bulong-bulungan ng ilang kasamahan, ngunit binaliwala na lang niya ito.
Sa di naman kalayuan, nakatingin si Nicole kay Justine at nakita nito ang lahat. Umalis ito ng di namamalayan ng binata. Samantala, naghahanda ang bagong grupo ni Nariko. Kasama pa rin niya sina Billy at Balto. Ilang araw din silang nabakante dahil sa kamuntikan na silang maubos nung nakaraang supply run. Naglalagay ng ilang mahalagang gamit si Rico at ang apat niyang bagong kasamahan. Si Sharon at tatlo pang kasamahan. Lumapit si Mang Leonard sa grupo ni Rico. "Ito ang listahan. Siguraduhin mong di na kayo papalpak, Rico. Siguraduhin mo lang. Kundi, ako mismo ang papatay sa'yo." Banta ng kunwaring namumuno sa samahan. Hindi sumagot si Rico at tinanggap na lang ang listahan. Napansin naman ni Sharon si Rico at nilapitan niya ito. "Rico, makikiusap sana ako sa'yo. Ikaw na lang ang aasahan ko sa labas. Alam kong bihasa ka na sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Ikaw na ang bahala sa amin, ha. Pakiusap ng dalaga. Huwag kang mag-alala, Sharon. Nasa likod niyo lang ako." Sagot naman ni Rico. "Rico!" Isang boses mula sa likod ang nadinig ng dalawa. Papalapit si Lily sa kanila. "Oh, Lily! Napapunta ka dito?" Pagtataka ng binata. "Rico, may ipapakiusap din sana ako sa'yo." Mahinang boses nito na tila pabulong. "Ano yun, Lily?" Tanong ni Rico. "Di ba na-encounter nyo ang nakaponcho at tumulong siya sa inyo? Gusto ko sanang maging mapagmatsyag ka sa kanya. Alamin mo kung sino siya at kung bakit siya tumutulong." Tugon naman ni Lily. "Huwag kang mag-alala, Lily. Nasa isip ko na yan simula nung makabalik kami dito." Saad ni Rico. "Magaling ba talaga siya?" Tanong muli ni Lily. "Oo, Lily. Magaling na magaling. Kita ko ang pagkabihasa niya." Sagot naman ni Rico. "Paano ba siya gumalaw?" Curious ni Lily. "Tahimik, mabilis at epektibo." Natahimik sandali si Lily. Tumingin ito ng bahagya kay Rico. "Palagay mo kaya sundalo siya?" Ani Lily. "Hindi ko alam. Sana lang tama ang hinala natin sa nakaponcho na iyon." Wika ng binata. "Sana nga." Yumakap si Lily kay Rico at hinalikan sa labi ang binata. "Salamat." Ngiti ni Rico. "Sige Rico, mag-iingat kayo doon." Habilin pa ng dalaga. Matapos silang magpaalam, lumabas na ang grupo ni Rico ng subdivision. Samantala, sa isang kalsada ng isang village, maingat na naglalakad ang nakaponcho. Dahil sa init, umiiwas ito sa sikat ng araw. Nagtatago ito sa makulimlim na lugar ng kalsada. May ilang nakaharang na mga sasakyan at tricycle sa paligid. Ilang inaagnas na bangkay din ang nadaanan niya at may mga ibon na tumutuka sa natitira pang laman nito. "Tulong! Tulong!" Isang malakas na boses ng isang babae ang nadinig niya. Tumigil siya at nagtago sa gilid ng isang kotse. Nakiramdam ito. Patuloy ang pagsigaw ng isang babae. Hindi ito malayo. Nadidinig niya ito sa loob ng isang apartment. Lumapit siya sa nakabukas na gate. Sumilip siya sa loob. Wala siyang nakikitang tao.
Nagkalat ang ilang kagamitan sa loob ng apartment building. Mga damit at mga basag na kagamitan. Tulong! Tulong! Sigaw pa ulit nito. Nasa may garahe ang boses ng gagaling. Lumapit ang nakaponcho habang nakadikit sa pader. Pagdating niya sa kanto ng pader, sumilip muli ito. Dito niya nakita ang isang babaeng nakaupo at ang isang paa ay merong booby trap. Madaming dugo ang lumabas sa paa ng dalaga na tanyang minor de edad lamang. Umiiyak ito at inaabot ang bag niya nakakalat at di niya maabot. Tulong! Lumabas ang nakaponcho sa pinagtataguan niya at nakita ng dalaga. Nanlaki ang mga mata nito. Tulungan niyo po ako! Please po! Suminyas ng pakalma ang nakaponcho. Tinanggal niya ang hood at kita ang gas mask niya. Dahan-dahang lumapit ito sa babae. Biglang may pumulupot na isang wire sa kanang paa ng nakaponcho at hinila ang katawan niya paakyat. Bumaliktad kaagad na nakabitin ang nakaponcho. Di niya maabot ang paa na may tali.